So, magandang hapon po sa inyo mga ka-piggybunkers, pigmates. So, hapon na sa amin ngayon at mag-umpisa na rin kaming magpakain ng mga baboy. So, maingay na nga itong isa. Okay, so, marami kasing nagre-request ano, tungkol doon sa pagpapakain namin dito. Maingay yung gisit. Sandali po, maingay masyado ito. So, marami po kasi yung nagre-request about doon sa feeding guide. Kasi yung sa unang video ko tungkol dito sa pagpapakain sa mga fattener. Yung main point ko lang naman talaga doon is paggamit o yung technique ng pagbabasa ng pagkain para mabilis lumaki at yung staggered na pagpapakain ng feeds. So ngayon, maraming nagre-request na from pre-starter daw to finisher para kabuuan na ng pagpakain sa fattener, no? So, sige po. At meron kasing nagre-request din na taga-ibang bansa. Yung viewer natin from Nigeria. Gusto niyang i-English ko daw. So, I'll just put a subtitle na lang siguro. Mahirap din naman kasing i-Englishin ko lahat. Kasi nga yung mga viewers ko naman is from Philippines. So, baka meron kasing hindi nakaintindi ng English masyado. So, mahirap din naman yung ganun. Okay, so I'll just put a subtitle para naman yung mga viewers natin from different places like India, Africa. Meron kasi mga nagchat-chat sa akin galing dun eh. So interested sila doon sa feeding guide. So sige, we'll start the video. Okay, so pakisubaybay na lang po. At habang nagpapakain kami. So yung iba pang mga fattener ko pala dito wala na halos kasi medyo mabenta ngayon yung fattener kaya naubos na. Okay, so may ilan-ilan na lang. So ito na lang yung makikita ninyo sa video natin ngayon. Ito meron ako sa dito. So intro muna. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please do subscribe, click mo yan, at click also the notification bell, select all, para ma-notify ka sa mga susunod kong videos, at paki-like na rin, and share, para malaman din ng iba yung ating mga videos. Salamat po! So hapon na po kasi ngayon, kaya medyo madilim-dilim na rin. Okay, so paalala ko lang bago tayo mag-umpisa, kung maaari pakitapos nyo po itong vlog natin. Hindi naman ito masyadong mahaba, no? Kasi para maiwasan natin yung mga nagtatanong, nagko-comment. Hindi naman sa ayaw ko yung mga nagtatanong, kaya humihingi ng suggestions, humihingi ng mga kung paano nila ayusin yung pag-aalaga nila, yung medication sa baboy nila. Kaya lang minsan may mga comment na yung kanilang itinatanong nandun naman sa video. Okay? So nandun naman sa video. So bakit natanong? Baka hindi pinanood. So ano naman? So kaya nga gumagawa ako ng vlog para i-clarify yung ilang mga bagay. So at least panoorin nyo po yung video natin. Kasi kung skip ka ng skip, hindi mo mapapakinggan lahat. So nonsense yung video. Ganon. Or may mga problema kang hindi nasagot sa isip mo dahil marami kang in-skip. Kung maaari lang naman, so you can watch this video fully para talaga maintindihan mo or ma-gets mo yung gusto ko ring ipaintindi. Okay, so yun po. Hindi naman sa ayaw ko yung mga nagtatanong pero yun nga, nasa video naman eh. So, sana maintindihan niyo po. So, may nagtatanong paano daw yung pagpapakain ng basang pagkain. So, transition po yon. Hindi yun basta-basta tutubigan mo yung pagkain, ano, yung feeds, tsaka ibibigay mo agad, hindi. So, ang ginagawa natin dyan, so, kuha ka muna, bigay mo sa baboy yung dry feeds. Tapos, lagyan mo unti-unti ng tubig, yung pagkain niya habang kumakain siya. So, sasanayin mo yan more or less 3 days. So, lagyan mo ng tubig habang kumakain. Huwag mo nang madami. Ano lang, transition. Pakunti-kunti hanggang sa madami na yung nilalagay mo. And yun, masasanay na yun sa basang pagkain. Hindi lahat na gagawa sa biglaan, ano? Huwag niyong bibiglain. So, yun. So, lagay ka, painom ka. Okay? So, isama mo sa pagkain yung tubig. Unti-unti masasanay na yan na basa na palagi yung pagkain niya. Ganun po yun.
Ito, medyo sanay na yan sa may tubig. So, saan nga ba nag-umpisa yung papapakain? So, fattener tayo. Pag-uusapan natin yung fattening. So, ibig sabihin, papatabain. Kaya nga, fattener, diba? So, papatabain natin yung baboy. So, unang-unang tip ko dyan, huwag nyong titipirin sa pagkain yung baboy. Kasi nga, papatabain mo, eh, ba't mo naman titipirin? Eh, papakainin mo na papatabain mo eh. So, huwag mong titipirin. So, most likely, dapat mayroon nakahanda ka ng para sa pagkain nila. Okay? So, isa pang tip ko dyan, gumamit kayo ng feeds na high quality feeds. Okay? Huwag kayong gagamit ng mga low quality feeds. Kasi, kailangan yan ng tamang balance ng protein at saka carbohydrates. At saka ang high density na feeds, na klase ng feeds. So, kailangan yung high quality. Yung mga kilala na talaga sa inyong lugar na talagang mabilis magpalaki ng mga fattener. So, tanong ka sa inyo, sa mga nag-aalaga ng baboy sa inyo. So, tanong ka, kumpare, ano ba yung gamit mong pagkain? Ano ba yung maganda? So, ano? Kasi sinasabi ko ito, mayroon kasing mga feeds na kahit yung premium feeds nila, hindi talaga maganda. Malaki yung baboy tingnan, kaya lang yung kanyang laman, hindi gaanong siksik. Yung magaan lang, malaki siya pero magaan yung baboy. May mga feeds naman, parang maliit tingnan yung baboy. Kaya lang siksik sa laman, mabigat pala. So yun. So minsan may nagtatanong sa akin, may nagchat-chat sa akin, sir, magsisend ng picture. Sir, ilang kilo na kaya yung baboy ko? Eh yung physical nga, yung physical mahirap tantsahin. Lalo na sa picture, kaya minsan ano, mas maigi, much better, wag niyo akong tanungin pag picture lang. Kasi kahit nga physical, mahirap tumantsa. Kasi nga, mayroong mga baboy malaki tingnan, magaan naman. May mga baboy maliit tingnan, mabigat naman. Nagkakadiferensya yan sa laman. Kasi mayroong mga siksik yung laman, mayroon namang hindi. Mayroon namang baboy na manipis yung taba, mayroon namang makapal yung taba. Yun, kaya ganun yun, ano? So, ano bang pinapakain natin sa baboy? Umpisa sa, huwag na nating pag-usapan yung booster feeds. Doon na tayo sa pre-starter. Kasi pag bumili ka ng baboy, most likely, nasa 45 days na yan. To 50. So itong baboy ko, wala pang 1 month yan, pero malaki na yan. Tingnan nyo naman yung katawan, pakita ko. Ito, nasa 70 days pa lang yan. From birth, ha? So, kita naman ninyong katawan yan. At makinis. Mahirap lang pakita masyado kasi ano eh, hapon na sa amin ano. Pero yan, wala pang 70 days yan. So starter yung pakain ko dyan. So feeding guide. So ganito no. Kaso hindi ako magbabanggit ng brand ko dito. Kasi wala namang bayad yan, di ba? Wala pa namang, hindi ako naman binabayaran eh. Kaya mahirap i-promote. Buti kong magsasabi yung taga-Bimig. Ano? I-promote ko yung brand nila. Ano? Ipapromote ko ba? Hindi pa daw. Mababa pa daw yung subscriber natin eh. Kaya i-click nyo yung notification bell. Ano? Subscribe kayo. Para tumaas yung subscriber count natin. So yun. So yung mga feeding guide, most likely sa pre-starter, nag-uumpisa yan sa 36 days at nag-e-end sa 55 to 60 days. So, gawin na lang natin simple. 36 to 60 days. Pre-starter. Okay? So, sa pagpapakain ng pre-starter, dry feeds yan. Hindi pa yan binabasa. Huwag nyo munang babasain. Okay? So, hindi pa wet feeding. So, na-discuss ko naman last time kung bakit kailangan basain yung feeds at kung bakit naman dry. So, na-discuss ko na yan. Siguro iwan natin yan. So, basta pre-starter is from 36 days to 60 days. Bakit 60 days? Kasi, ang pre-starter, lalo na yung magagandang klase ng pre-starter na feeds. Kasi, sa mga taga-ibang lugar pala, lalo na sa out of the country, yung taga-Nigeria at saka India. Kasi, dito sa amin, yung mga backyard hog raiser, hindi pa naman kami nag-mimix ng sarili naming feeds. Bumibili lang kami ng feeds.
Okay, so mga premix na na-feeds yung ginagamit namin. So sa inyong country, sa inyong lugar, may mga premix na feeds naman siguro, ano? So dito, dapat din yung malaman, yung ginagamit ng mga backyard hog raiser dito is mga binibili lang na feeds. Mga premixed na feeds. Kung nagmimix kayo sa inyo, medyo iba yung kailangan yung gawin, ano? Pero dito sa amin, ganun kasi. Balik tayo. So, pre-starter is 36 to 60 days. Kasi bakit hanggang 60 days? Sinabi ko, minsan may 55 days lang, pero much better hanggang 60 days yung pre-starter. Okay? Kasi, ika 60 days, sabi ng pag-aaral or studies, na ang 60 days from birth na edad ng ating mga piglet, dyan na mature yung digestive system. Okay? Mature na yung digestion ng baboy mo. Kaya, kaya nang tumunaw niyan ng mga high density feeds and high protein feeds. Okay? So, dito, 36 to 60 days pre-starter pa lang. Kasi hindi pa yan madaling matunaw yung pagkain dahil nga kulang pa yung gastric acid or yung level ng acidity ng stomach ng ating mga biik hindi pa mature. Kaya yung pre-starter yung ginagamit natin. Minsan may mga iba nag-grower agad 60 days old pa lang yung biik, nag-grower agad ng starter agad. Mali po yun. Malaki ang chance na magtai yung mga baboy nyo. Na magkaroon sila ng iba't ibang sakit. Okay? So, hindi pa mature yung digestive system nila. Kaya pre-starter pa lang yung pinapakain natin. Mas maganda yung mga high quality na feeds na pre-starter kasi madali yung matunaw. Okay? At hindi naman kailangan maramihan yung ipakain mo sa kanila. Lalo na sa pre-starter, hindi naman tayo umaasa na bibigat bigla yung baboy mo sa stage na yan kasi nga nag-a-adjust pa lang yung katawan ng baboy kasi iwinalay mo yan sa inahin. So yung pre-starter is nag-uumpisa yan sa 0.25 kilos hanggang sa 0.5 kilograms. Okay, so almost 1/4 to 1/2 kilos a day. Yung pagpapakain pala natin sa mga fattener, most likely 3 times a day. 3 times a day para hindi sila magutom, ano? So sinabi ko na yan sa last video natin, yung 3 times a day. At dapat mas marami sa hapon kaysa sa umaga at tanghali kasi sa hapon dadaan pa yan ng gabi. Okay? Huwag mong maramihan sa umaga yung ipakain mo. So, yung 0.25 or 0.5, i-divide mo yan. Okay, so i-divide mo yan by 3. Mas marami sa gabi. Sa umaga, konti. Sa tanghali, konti din. Sa gabi, marami na. Halimbawa, 10 kilograms. Bigyan ko lang kayo ng sample. 10 kilo. 10 kilograms. So, okay. So, in my approximation, kahit 3 kilograms umaga, 2 kilograms sa hapo, sa tanghali, 5 kilograms na sa hapon. So, ganun yung pag-divide. Konti umaga, mas konti tanghali, madami yung hapon. So, most likely, pagpapakain natin dyan is 7 in the morning, tapos 1 o'clock in the afternoon or 12, kaysa gabi naman is 5 to 6 p.m. Yun, ano? So, yun. So, pre-starter, ganun, ano? Ganun lang. Yung nasabi ko ng technique dati, yung staggered na pagpapakain, kailangan yun na from 0.25 na pre-starter hanggang sa 0.5, okay, na kilogram ng pakain, 'di ba yung bracket noon is 36 to 60 days. So doon, sinabi ko na sa unang video na pakunti muna, 0.25 muna. I-monitor yung baboy 20 to 30 minutes. Kaya bang ubusin yung 0.25? Bukas dagdagan mo. Kaya pa rin ubusin, bukas ulit, dagdagan mo. Staggered, dagdag ka ng dagdag hanggang sa makuha mo yung 0.5 kilograms a day na pagkain ng isang piglet. Okay? Sunod na pagkain is starter. Isa starter. Ito, yung piglet ko dito. So, yung starter na yan. Okay? So, sa starter stage, that is 60 days to 80 days. So, more or less 20 days yan. Okay? Sa starter stage, yung pagkain naman yan is nasa 0.5
to 1.2 kilograms. So 0.5 kilograms nag-umpisa to 1.2 kilograms. May bracket 'yan. So ibig sabihin staggered ang pagpapakain ulit. So 0.5 kaya bang ubusin? Pagkabukas, dagdag ka ulit. 20 to 30 minutes monitoring. Titingnan mo kung nauubos. So sa starter pala, pwede ka namang mag-wet feeding diyan. Basang pakain. Sa starter ka mag-umpisa ng basang pakain, huwag sa pre-starter. Okay? So inuulit ko sa starter ka mag-umpisa magbasa ng pakain. Okay? Nasabi ko na yung transition paano magbabasa, hindi bigla-bigla, no? So yun. Maging sa pagpapakain, transition 'yan, ha. So huwag bigla pre-starter starter. Hindi, may tatlong araw ka na transition. Marami muna, most likely 75% unang araw pre-starter. Haluan mo ng 25% na starter. Ikalawang araw, 50-50. Katlong araw, mas marami na yung starter, 75%, 25% yung hog pre. Hanggang ikapat na araw, puro na starter yan. So, ganun, may transition ulit. So, sana po na sasabayan niya ko, no? So, yung starter, gaano ba kadami? Starter is 0.5 to 1.2, nasabi ko na. And yung edad niyan is nasa 60 to 80 days. Okay? So, ganun din. Staggered. Ganito. Yung technique naman sa starter na. Hanggang sa mag-finisher grower. Ganito. So, wala pang 80 days. Nauubos na ng baboy mo yung maximum na 1.2 kilograms a day. Ibig sabihin, pwede ko siyang bukas pakainin ng 1.3 ubo. Nauubos niya. Basa ng pakain eh. Mas madali kasing makain yung basay. So, naubos na. Okay. So, bukas, magawa mo 1.3 ako. So, lalagpas na ako doon sa bracket na 1.2 na maximum. So, anong gagawin ko? Wala pang 80 days. Mag-grower ka na. Okay? Bakit po sinasabi ko mag-grower ka na? Eh, kasi, kung starter pa rin gagamitin mo, malakas ng kumain baboy mo, malulugi ka na niyan. Mature naman yung digestive system niyan, kaya kaya na nang kumain ng grower. Kasi kung papakainin mo pa yan ng 1.5 kilos a day starter pa rin, malulugi ka na. So, you must be economically wise. Mahal kasi ang starter kaysa sa grower. At kaya na namang umubos ng baboy mo ng 1.5 kilos a day. So, yung 1.5 nasa bracket na ng grower yan. So, kahit hindi pa nag 80 days, mag-grower ka na. Okay? So, sana na-gets nyo yan. Okay, so punta na tayo sa grower. So, transition uli. Okay, so started to grower, mag-transition ka in 3 days. Nasabi ko na. Okay, so, ang grower naman is, ang age nyan is 80 to 120 days. So, more or less nasa 40 days yan. Okay? So, 40 days na grower. So, ganito. Yung grower, yung dami ng pakain nyan is 1.2. Okay, to 2.2 kilograms. Ganun din. Since may bracket yan, staggered yan. Araw-araw, dagdag ka, dagdag. 1.2. Bukas, 1.3. Kung kayang ubusin, 1.5. So, hanggang sa makita mo kung ilan yung kayang ubusin yan. Okay? So, ganun. Dagdag ka araw-araw. Ganun kasi, alam nyo, yung body weight kasi ng baboy, nadadagdagan yan araw-araw. Yung feed consumption yan, nadadagdagan din araw-araw. Kaya kailangan mag-adjust ka araw-araw ng pakain yan or in 2 days or in 3 days. Tingnan mo, i-monitor mo. Huwag kayo mga tamad, ano? Kailangan ma-monitor mo yung baboy mo kasi dumadami yung kain yan makalipas lang ilang araw. So, ganun yun. Sinasabayan yun. Habang lumalaki siya, sinasabayan yun ng dami ng pakain. Okay? So, grower. Okay, so, 120 days na. Okay? So, 120 days, na-hit mo na yung 2.2. Kaya nang kumain ng baboy mo ng 2.3 kilograms. Wala pang 120 days, mag-finisher ka na agad. Okay? Ganun din. You must be economically wise. Kasi mas marami ng pagkain yung kinakain ng baboy mo. So, dapat, doon ka na sa bracket na nandun yung dami ng pakain na yon. So, yung finisher naman, that is 120 days to 150 days hanggang mabenta na yan. 150 days, mataas na yan kasi 5 months from birth, malaki na masyado yung baboy mo nyan. Okay?
So, 120 days, start ka ng finisher, yung pagkain naman yan is 2.2 to 2.5 kilograms. So, dyan na. So, mahalaga yung finisher, kasi sa finisher, dyan yan napapanipis natin yung taba ng baboy. At saka yung finisher, ano yan, nagpa-flush ng mga antibiotics sa katawan ng baboy. Kaya mahalagang stage yan ng buhay ng baboy. Okay? So, yun, medyo madilim na sa amin. So, andito tayo sa baba. Dito sa aming pen. So, meron pa ko ditong tatlong fatteners. So, malalaki na. Okay, so, yun. Okay, so, siya nga pala. So, bago kayo mag comment ng hindi effective, hindi ano. So, please try it first for yourself. Okay, so, bago kayo magkaroon ng conclusion. So, try nyo muna kasi yan naman ay ginagawa namin dito. And I have proven that na okay naman siya. Yung technique na ganun. Okay, so try it for yourself and then conclude. Kung hindi siya maganda, then pwede nyo akong i-chat or comment kayo na hindi effective or maaring may mali din sa ginawa ninyo. So, we can talk about that. Ano? Okay, so dito sa video natin, hindi ako nagbanggit ng medication program sa Fatteners. Kasi itong vlog natin is about sa feeding process lang. So ibahin natin, separate natin. Hindi kasi mahirap kasi pagsamahin lahat sa isang video lang. Okay, so feeding process separate sa medication program ng Fatteners. Hindi lang kasi nasa ano yan. Hindi lang kasi nasa pagkain, nasa medication din yan. So yung mga vitamins, yon. So importante din kasi yon. Okay, so separate natin yun. So, subscribe kayo and click the notification bell. Select all para lagi kayong notified sa mga videos natin. Okay? Okay, so yun na muna sa ngayon. Sa susunod naman na ating mga vlog. And I hope to see you next time. Kung tapos mo nang panoorin ang ating video at gusto mo pang manood ng mga ibang video na may kinalaman sa pag-aalaga ng baboy, punta ka lang dito sa logo na Carnoso Pig Farm TV. Click mo yan at makikita mo dito ang aking channel. Dito, click mo ang mga video at nandito naka-upload ang aking mga videos tungkol sa pag-aalaga ng baboy at iba pang bagay. If you find this video informative, please click the subscribe button and also the notification bell for more videos to come. Thank you and God bless.